Hello, hello mga ka-Diyosa! It's me again, Karen! And welcome back sa aking muntik YouTube channel. May nakamiss ba? Charot. So for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano ko ginawa itong DIY Little Red Riding Hood costume for my pamangkin na ginamit niya sa trick or treat. So let's get started. Ang ating mga kailangan is etong mga Gina cloth na meron ako. So meron tayong white, red, and black. So ito yung mga available colors na meron ako dito na gagamitin natin for the dress of Little Red Riding Hood. And meron din ako ditong hard tool. So kukuha lang ako ng konti dyan sa hard tool para na magkaroon ng volume yung skirt. And syempre wag din natin kalilimutan yung ating mga sinulid. So meron tayong white, red na parang maroon, and then black. And syempre, dahil nga DIY ito, kumuha ko ng t-shirt ng aking pamangkin na gagawin natin pattern, gunting, and yung ating tape measure. So, let's get started! So, first thing na ginawa ko is ipapattern ko yung ating t-shirt. So, ayan. Pero as you can see, nahirapan akong ipattern siya dahil medyo kulubot itong t-shirt and hindi ko siya gamit na maayos, so kumuha ko ng panibago, and ito yung aking ginamit for my pattern. So kung mapapansin nyo, tinupi ko lang yung magkabilang sleeves and itutupi lang din natin yung bottom part ng ating wrap. Medyo umikli siya hanggang sa belly part lang, and then tsaka ko siya manong-manong kinat. So yung pagkakakat ko, nilagyan ko na rin siya ng allowance since hindi naman stretchable itong ating fabric. So medyo nilakihan ko ng very very light lang naman. Ayan, so after nyan, ang gagawin ko naman is mamark ko naman yung pinaka neckline ng front bodies. So ayan, dalawang fabric to na magkapatong, and then yung isa is magiging front, and then yung isa is magiging back. So ayan, as you can see, dalawa sila. So itong isa is yung back part, and ito naman yung ating front part. So lalagyan ko na lang din siya ng allowance. And then proceed naman tayo sa paggawa ng ating sleeves. So dito naman ipapattern ko yung sleeve, and then mamarkahan natin siya. So kasi akong time gumawa ng totoong pattern dahil kinabukasan na agad to kailangan and gagamitin. So no choice kundi mag-DIY na lang. And same lang din naman ang kalalabasan. So ayan, medyo nilakihan ko lang ng very very light yung ating sleeve. And etong ginawa kong una is yung pinaka pattern, so wala pa siyang allowance. So magkakat ulit ako ng panibago para dun sa may allowance. And then, kung mapapansin nyo, is naka-centerfold yung ating sleeve. And then, with allowance na yung ating pagkakat. So, dalawang sleeve yung gagawin natin, of course, left and right. And then, after nyan, tatahigin na natin siya. So, ayan. Lalagyan natin ng garter yung bottom part. Pero, bago yun, kailangan natin lilisin. So, tatahiin muna natin yung pinaka-bottom part para malinis. And then, saka natin i-attach yung ating garter. So yung garter na yun is sukat mismo dun sa armhole or sa braso ng aking pamangkin, no? So para hindi ganun kasikip and hindi rin maluwag. So ganyan maging itsura niya. And then after nyan, proceed naman muna tayo dito sa ating body. So kung mapapansin nyo, binawasan ko ng konti yung back part and then yung ating front part ng ating bodies. Ayan. Kasi masyadong malalim, so medyo mahihirapan ako kung itutupi ko siya. So, nag-decide ako na lagyan na lang siya ng bias tape. So, itatahin natin yung bias tape dun sa ating neckline. Back and then yung sa front.
After nyan is, eto, meron akong ribbon dito. So, dahil nga kapusa sa oras, dahil super rush to, so, nakapag-decide ako na etong ribbon is, dikitan ko na lang. Idikit ko siya kasi masyado siyang malapad eh. Pagka kinat ko kasi to, magninis-nis yung part na pinagupitan ko. So, mag-decide ako na itupi na lang siya and then idikit na lang siya. So, ayan. So, gumawa ko ng 6 na piraso and then ididikit natin to dito sa may mark na dito sa ating front part ng ating bodies. So, ayan. And then, ipapa-cross lang natin yung pagkakadikit niya. Kagaya na nakikita niyo sa video. So, ayan. So, gumamit ako ng E7000 na pandikit, fabric glue. Actually, multi-purpose tong pandikit na do. So, ayan. Pero more yung ginagamit ko siya sa fabric. B6000 yung dati kong ginagamit na pandikit. And then, ayan, itong bias tape ko na puti is ipangtatapa lang natin sa magkabilang side nung ating design. So, ayan, para magmukha siyang naka-cross na ribbon. And then, puputulin lang natin yung excess. And then, ayan. So, after nyan, pagkakabitin na natin yung back and front body. So, eto, kung mapapansin nyo, nakakabit na rin yung sleeve. And then, nakatahi na siya. Ayan, mas madali kasi yung process na ganun compared sa nakabilog na yung sleeve. So, ayan. And then, ayan. Ito namang part na to ng ating skirt. So, kung mapapansin nyo is nakagathered na yung ating tool. Naka-attach na yung tool. And then, yung ating skirt is malinis na rin yung ilalim. So, tinatry ko siyang i-gathered pero hindi pala siya pwedeng i-gathered. So, iset aside muna natin yan. And punta tayo dito sa hood. So, ito yung aking red na Gina cloth. Ayan. So, dito sa part na to, sa center fold ng ating Gina cloth is mag-mark tayo ng 12 inches. Well, actually, dapat 10 inches lang. Pero, sige, gawin natin 12. Pero later on, tatanggalin ko rin yan. So, mapapansin nyo. Makikita nyo mamaya kung bakit ko siya tatanggalin. And then, yung haba niya is 21 inches. Ayan. So, mamark ko lang siya. And then, ikakat natin. After nating makat is, iset aside muna natin yan. Ating nakat na fabric. And then, punta naman tayo dun sa pinaka-hood ng ating hoodie. So, ayan. So, may haba siya 10 inches. And then, meron siyang, so parang 9 by 10. So, naka-center fold pa rin ito. And then, after nyan is, ikakat natin. Same width sa ginawa natin kanina. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, kaya mali yung nagawa ko. So, dapat 10 lang yung, imbis na 12 yung sukat niya kanina. But then, okay lang din naman yan. So, mamarkahan ko lang din kung saan para magpantay siya. And then, imbis na straight cut yung gagawin ko is pinaslant ko siya ng konti para medyo pahaba or I mean, medyo pa-open or medyo wide yung sa bottom part ng ating hoodie. And then, ikakat ko lang yung excess na fabric. Tapos, tatahiin natin lahat ng sides niya. So, dito na tayo sa hoodie. So, tatahiin natin yung isang side na open. And then, yung kabilang side naman is tatahiin din natin para yun yung sa pinaka pinakamukha. Parang ganun. So, yun yung pinaka front part ng ating hoodie. Yung pinaka opening. And then, ganito yung magiging itsura niya. And then, dito is tinahi ko na yung lahat ng sides nung ating ayan. So, kung mapapansin nyo, pinagkakabit ko na
yung body part ng hoodie and then yung sa ulo na part. And then after natin ipin, tatahiin lang natin siya. So, gumawa na rin ako ng, gumawa na rin ako ng strap at kinabit ko na rin siya mismo. So, that's the finished product. Ayan yung pinaka-hoodie niya. And then, balik tayo dito sa part na to. So, kung mapapansin nyo, meron siyang red. Bala ko kasi sana na black yung pinaka-ilalim and then red yung nasa ibabaw. But then, tinanggal ko yung red and then kinabit ko na yung bodies natin. So, eto yung naging itsura niya. So, ito yung kanyang final product. And here is the final look. Don't forget to subscribe to my channel, Kajosa.